So yun, magandang araw muli sa ating lahat, ano? At welcome po dito sa ating channel. This is graphics tutorial. Kung bago ka pa lamang sa channel ito, please like, comment, and share at hit mo na ang subscribe button at ang tiny notification bell para updated po tayo sa mga bagong video at tutorial na pwede po nating may share, ano, sa channel na ito. Sa tutorial na ito, ano, share ko sa inyo kung paano ko gumagawa ng ID lace ng lanyard gamit ang 15x15 na hip press. So karamihan, lalo na sa mga magsisimula, ano, kung maliit pa lang yung ganitong business mo, so hindi sila tumatanggap ng mga ganitong services, ano, kasi nga wala silang hit press na para sa lanyard talaga. So dito sa video na to, tuturo ko sa iyo paano yung step by step process para makapag-print ka ng lanyard gamit ang 15x15 na hit press. So kung di nyo kasi naitatanong, ano, lanyard ID lace, so isa siyang product, ano, na pwedeng i-offer na kikita ka talaga ng malakihan din, lalo na kung makatanggap ka ng isang project gaya ng sa eskwelahan, sa mga ganun. So, university. So, bibigyan ka talaga ng magandang kita. Kasi nga, yung materials nito, so hindi naman ganun kamahal. Tapos, tutubo ka pa ng malaki. So, kapag ganun, nakatanggap ka ng project, ano, abay bumili ka naman ng hit press talaga na para sa lanyard. Eh, wag na lang puro kita yung palaging iisipin, ano. So, ganun lang. Huwag natin patagalin kasi mahaba pa ang process kasi 15x15 lang gagamitin natin hit press. So, simulan natin. So, yun. Dito na tayo sa ating screen monitor ng ating computer, ano. So, mapapansin nyo, nag-open ako ng file. So itong file na to ay dati ko na siyang tinanggap na sa customer. So magre-reprint lang ako kasi nga nagkulang yung na-print ko nung isang araw. So yan yung size pala ng ginagamit ng papel ay 39x8.27 inches. So 39 yung haba, 8.27 naman kanyang height. So, yung ipiprint nating lanyard ngayon, yung papakita kong sample, ay 3/4 size na lanyard. So, kung mapapansin nyo, yung size na ginagawa ko, pag gumagawa ko ng 3/4, yung haba niya ay nasa 34 inches lang naman, at 0.8, mga ganun yung kanyang height. So sa isang papel, napapagkasya ko yung 6 na lanyard. So hindi ko na pinakita kung paano ko siya nilayout, ano. Kasi nga, depende naman yun sa inyo kung anong klaseng layout meron kayo. So importante lang dito, papakita ko paano ko siya piniprint dun sa properties ng printer na aking gagamitin. So Control P para ma-print. So yung ginagamit kong printer ay Epson L120. So print settings. So click lang natin tong document size. Punta tayo sa user define. Tapos click natin tong inches. So ayan, ano. So isa-size natin tong papel sa, kung mapapansin nyo dito, pag nagpupunta sa properties ng printer, yung nauuna yung width. So, babalik na rin natin ngayon. So, yan na yan, 8.27. Dito naman sa height, gagawin natin 39 inches. Tapos, okay. At huwag rin natin kakalimutan, ano, dapat palaging nakamirror pag magpiprint tayo sa ating sublimation paper. Tapos, set natin siya sa more settings.
sa high quality ano. Tapos okay. Okay. So yung settings depende yon kung anong printer noon yung ginagamit nyo. So malalaman nyo naman kung malinaw na. So yun lang yung pag-size lang tapos pag-mirror sa kanya no, pag ipiprint na. So print na natin. So ayun, tapos na tayo mag-print ng ating lanyard ano, sa papel, sa kanyang lanyard paper. So tapos na rin ako mag-putol itong ating mga lanyard. So ang next step natin ay siset natin yung ating heat press sa 200 degree temperature. Tapos set natin siya sa 65 seconds or pwede mo rin pasumbrahan mga 70 hanggang 80 seconds na sa'yo na yun. Tapos pre-heat natin siya ng 20 seconds. So medyo mahabang process, mga tatlong salang siya. So pre-heat natin siya ng 20 seconds. Yung purpose nga nun ay para umurong na siya kaagad kasi nga hindi natin siya direkta na ipiprint lahat. Kasi nga wala tayong lanyard machine ano. So yun yung purpose no, para na ipiprint natin siya para umurong na siya kaagad bago natin siya idikit doon sa lanyard paper. Bali, on na natin yung ating heat press tapos set natin siya sa 200 degree temperature. So yun. Tapos 65 seconds. So, hintayin lang natin ma-reach yung 200 degree temperature ngayon. Tapos, piprint na natin yung ating lanyard. So, ayun ano, ma-reach natin yung 200 degree temperature ng heat press. So, gaya nga sabi ko kanina, ipipreheat natin siya ng 20 seconds. Yung purpose na para umurong. At saka hindi siya magkaroon ng mga lines ano kapag ipiprint na natin siya mamaya na kasama na yung sublimation paper. So para hindi siya magkaroon ng mga lines na halata nga doon sa dinugtungan ng ating pag-heat press ano. So dito sa mga kanto nito. So pag hindi natin siya na pre-heat press, so ayun, magkakaroon ng tendency na magkakaroon siya ng mga lines dito sa parting dinugtungan. So kaya natin ginagawa yung process na to. So tsaga-tsaga lang kasi ganun talaga kung gusto mong kumita. Ano. So 20 seconds. So yun, tapos na natin siyang i-preheat press ano. So next step na, didikit na natin siya doon sa ating lanyard paper gamit itong Armac tape ano. So ganun lang kasimple. Tapos pagkatapos nun, balik ulit tayo sa heat press kasi i-print na natin siya. Thank you.
So yun, tapos natin siyang i-assemble dito sa ating lanyard paper, ano. So pati itong extension niya na assemble na rin natin. So next step nga nun, i-press natin siya. So katulad ng kanina, nag-pre-heat press tayo, tatlong beses ulit natin siyang i-heat press. Pero doon na sa time na naset natin, ano, sa 65 seconds, tapos 200 degree temperature. So tingnan natin kung maganda yung kanyang kalalabasan. So yung reminders ka nga pag mag-trim po tayo ng ating lanyard. So yung ating heat pad, sapinan po natin siya ng mga naluma nating Teflon o kaya naman bond paper, ano, para hindi madumihan yung ating heat pad ng ating heat press. So yun nga, tatlong beses natin siyang i-heat press. So 65 seconds. At yun na nga, ano, ito na yung ating lanyard na na-print, pati yung extension niya. So gagawin na lang natin, i-assemble natin siya. So kung tititigan nyo, so hindi gan kahalata na yung ginamit nating heat press ay 15 by 15 lang. So nakagawa pa rin tayo ng lanyard. So ganoon lang kasimple, tapos i-assemble na natin siya ngayon. So ito yung ating mga material na kailangan, ano, sa pag-assemble ng ating ID lace. So meron tayo itong side release, G-hook, tapos ang kanyang mga rimache. Tapos para dun sa mga wala pang mga gamit, ano, na ginagamit sa pag-assemble ng lanyard. So ito yung mga alternative ninyo pwedeng gamitin. So yung plier. Tapos syempre gagamit tayo ng soldering iron na pambutas sa lanyard. Tapos gunting na rin sakaling may magsobra sa pag-assemble. So unahin natin i-assemble yung extension ng ating lanyard. So kuhain natin yung side release. So itong part ay para sa mahabang part ng ID lace, ano. Tapos ito yung gagamitin natin para dito sa maliit na part sa kanyang extension. So ilagay lang natin yung G-hook. Tapos sukatin natin siya para guguntingin na lang natin yung mga sobrang part, ano.
So yung pala, kailangan na pinapasok natin yung mga katapusan kung saan tayo nagpuputol, ano, kasi nagbabakbak nga yan. So kailangan natin siyang pasuin. So gagamit tayo ng soldering iron. Tapos dito sa part natin siya bubutasin sa taas ng logo. Tapos ilagay na natin yung ating rematch. So para dito sobrang part, so guntingin uloy natin. Tapos pasuhin uloy natin ng soldering iron. Tapos para makilip natin siya ng maayos, gamit tayo ng itong ating plier, ano, long nose. So ito lang yung gagamitin natin, yung malinis na part dito. So yun lang kasimple para maklip siya. Tapos dito tayo sa mahabang part. So bali itong logo, ito yung pinaka-center natin, ano. Tapos yan, magpapantay na siya dyan. Tapos gamit na tayo nitong ating side release. Tapos ganoon din, puputulin rin natin yung mga sobrang part na hindi na kailangan. Tapos pasuhin ulit natin ang soldering iron. Bago natin siya i-clip. So butasin ulit natin siya ng soldering iron. Tapos ilagay natin ulit yung rematch. Tapos i-clip natin siya ulit ng ating plier, ano, ng ating long nose. So maririnig niya mag-clip siya. Tapos guntingin ulit natin to. Pasuhin ulit natin siya ng soldering iron para hindi siya magbakbak. So yun, ganun lang kadali kung paano mag-assemble ng ating ID lace. So yun, ano, sana may natutunan kayo kung paano ginagawa itong ID lace lanyard. Sana sundan nyo yung mga instruction. So matagal nga lang talaga siya kasi magproseso. Kasi nga 15 by 15 lang yung ginamit nating heat press. Pero kung gagamit kayo ng talagang heat press na panlanyard, ano, so napakadali lang gawin nun. So wala nang maraming ginagawa, kagaya ng ginawa ko na ipipreheat pa siya ng 20 seconds. So madali lang siyang gawin. So share ko lang naman tong video na to kayo, para
dun sa mga gustong tumanggap ng ganitong klaseng services pero wala silang heat press na pang lanyard. So, ganun. Kaya ako siya ginawa itong video na to. So, kasi sayang din naman talaga yung kita. So, hanggang doon na lang, ano, huwag natin pababayan itong video na to. So, bago matapos, huwag kalimutang mag-like, comment, and share, at hit na ang subscribe button at ang tiny notification bell para updated po tayo sa mga bagong video at tutorial na i-share po natin sa channel na ito. So, hanggang doon na lang po, ano, DC Graphics, signing off. Peace.